Nasunog ang isang bahay sa Pinili, Ilocos Norte kagabi. Malaki na ang apoy na makarating ang mga bumbero dahil pahirapan din ang daan at mabundok ang lugar. Walang tao sa loob ng bahay nang mangyari ang insidente, kaya walang naisalbang gamit. Ayon sa BFP, posibleng problema sa kable ng refrigerator sa bahay ang sanhi ng apoy. Aabot sa kalahating milyong piso ang halaga ng nasunog na ari-arian. Isang eatery naman sa harap ng simbahan ang nasunog din sa Tuguegarao City. Batay sa inisyal na impormasyon, napabaya ang gas range at pinagmulan ng apoy. Wala namang nasaktan sa sunog, pero wala rin naisalba ang may-ari ng kainan dahil sa bilis ng pangyayari. Wasak ang harapan ng isang van matapos magkasalpukan ng isang pampasayerong bus sa Chaong, Quezon kaninang madaling araw. Ayon sa Municipal Risk Reduction and Management Office ng Chaong, galing Maynila ang van at papunta ng Lucena City nang makasalpukan ng isang bus ng DLTB na galing naman ng Bicol. Dead on the spot ang isa habang apat na iba pa ang sugatan na pawang mga pasahero ng van. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng bus habang isinasagawa ang investigasyon. 19 naman ang isinugod sa iba't ibang ospital matapos magsalpukan ng pampasaherong van at truck sa Makilala, Cotabato. 6 nayuping lata ang van na biyaheng Davao City. Matindi rin ang pinsala ng 10-wheeler. Inaalam pa ang sanhi ng disgrasya. Bam Alegre, GMA News.